March, ngayong Hapon, ay isang IT, isang Ilocano, at may doong Pangasinense. We will fight not only for the indigenous people's rights, indigenous peoples not only of the North but of the whole country, but he will also fight as an environmentalist for a better Mother Earth, because we have to be a better Mother Earth and environment for our children and our grandchildren. He will make sure that he will do his part in the Senate to keep our environment, God's creation, better for the future. So please welcome the young blood who is needed in the Senate, Honorable Teddy Aguilar. Thank you. Maraming salamat. Yaman at punay. Yaman at punay, Mayor Jane. Kasama ko siya sa kaya natin. Naimbag na Malim, kanya tayo amin. Kumusta kayo dyan sa R1? Handa na ba kayo dyan sa R1? Sabihin lang natin, when manong, when adding. Handa na ba tayo dyan sa R1 na biyakin ang Solid North? Kayang when manong. When manong, when aring. When manong. Ayan, yan. May kanta actually si Noel Cabangon na when manang. At meron siyang kinompose na kanta para kay Lenny in Ilocano. So maganda siguro nga patugtog natin one of these days, no? Ako po si Teddy Bagilat, taga Cordillera, taga Nueva Vizcaya, may dugong Pangasinense sa Umingan, Pangasinan, no? Nais ko lang sanang i-update kayo kung ano rin ang ginagawa namin sa ibang regions sa Northern Luzon. Dumadami na po ang mga kakampings sa Northern Luzon. Doon po sa Cordillera, sa Baguio City, no, napakalakas po ng Robredo People's Council at pinakita nila, pinadama nila, imparignada, hindi nga na pan ni Lenny Robredo ijay Baguio City, no? Marami pong mga malalaking universidad ay kakamping, no? Katulad ng University of the Cordilleras, University of Baguio, UP Baguio City, at saka ang St. Louis University, pati nga Philippine Military Academy. Pinadama nila ang mainit, maalab na pagsalubong kay Lenny nung siya ay bumisita sa Baguio City. Doon naman sa amin sa Ifugao, meron na po tayong volunteer center doon at meron na po tayong Robredo People's Council. At sa mga ibang mga lalawigan ng Cordillera, tulad sa Kalinga, Abra, sa Mountain Province, at saka sa Benguet. No? Sa Benguet po, pinangungunuhan ng dating congressman na si Ronnie Casolan, ang ating kilusan para kay Lenny. At nagbubuo na rin ng mga People's Council ang mga kababayan kong mga taga-Cordillera. No? Doon naman sa Cagayan Valley, no? Kadadalaw ko lang doon. Napakalakas po ng ating People's Council sa Isabela. Kasama po natin doon ang dating governor ng Isabela na si Grace Padaca. No? Ang tindi ng People's Council sa Isabela, pati yan, no? Ang lakas po ng mga political officers doon na pinangungunuhan naman ng mayor ng Alcala, Cagayan na si Mayor Tin Antonio. No? Doon rin sa Quirino, nung ako'y bumisita doon, karamihan ng ating People's Council ay mga kabataan, no? Yung Quirino Youth Initiative. At saka mismo si Governor Dax Cua ay aligned sa pinaglaban po ni Lenny Robredo. Ganun din sa Nueva Vizcaya and of course sa Batanes, no? At kamakailan lang, no? Kamakailan lang, no? I think that was last week, no? Ang Makabayan Northern Luzon. Nagkaroon sila ng isang malaking online rally, mahigit 200 rin ang dumalo. Nag-endorse sila ng kanilang mga kandidato para senador. Kasama tayo doon. At no, nakakagulat at nakakatuwa na isinama nila si Lenny Robredo at si Kiko Pangilinan. Nagbigay nga sila ng mensahe during that United North online rally na inorganiza ng Makabayan. Kaya kahit wala pang posisyon ng Makabayan National, pero po sa Northern Luzon, Regions 1, Region 2, and Cordillera, kasama po natin ang Makabayan Block. So ang dami ng mga kakampings, kumikilos, no? Pero alam natin na hindi ito madali. No? Alam ko naman na kayo nagpaplano, nasisimulan na natin ang mag house to house, agbalay-balay tayo, no? Agbarabarangay tayo, no? Kasapulan data.
So pagkatapos po ng ating online rally, no, hopefully bumaba na ang mga alert levels, simulan na po natin na mag house to house, no. Pero hindi po imposible naman yung ating hangarin na mapanalo kung maging solid Leni ang solid North, no. Sa katunayan nga, no, sa amin sa Ifugao nung nakaraang election 2016, no, gamat pumangalawa si Leni doon, pero 5,000 lang ang agwat nila doon sa nanalo para sa pagka-vice-presidente. In fact, majority of the municipalities in Ifugao nanalo si Leni Robredo, 6 out of 11 towns. Kaya mabalin. Mabalin. No, dati ang saludsod, no? Mabalin ba nga burakin tayo ti Solid North? Isagot tayo lata, isungbat tayo, kit mabalin. Anya, when manong, when nading? Yan, okay. So, sige po. Simulan na po natin ang ating programa at ako'y nagpapasalamat, no, sa pagdalo ninyo dito sa ating We Are One online rally for Leni and Kiko. Mabuhay po kayong lahat. Hagiyo! Thank you so much, Congressman Teddy Bagilat. Mga kakamping, tulungan natin na makapasok si Congressman Teddy sa Senado.